Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Aizer and Eva Cruz para sa programang Aso't Pusa at Iba Pa. At ngayong hapong ito ay isang special, maituturing kong special kasi special ang aming guest. Malaki ang kanyang followers dito sa larangan ng rescue, sa larangan ng pag-maintain ng animal shelter. Mamaya, ito nakikita nyo na siya eh. Pero gusto ko munang makita ninyo ang aming buong barkada. Narito sa aking kaliwa ang owner ng Anthony Menstive Haven for Strays, Edwina Reniva Villarosa. Good afternoon sa inyong lahat. Yun lang para mahaba para yung mabilis. Para mahaba yung ating interview okay. With si Cecil Hueco, ang ginugroom naming maging rescuer, adapter. Yan, Cecil Hueco. And fosterer. And then, syempre ang ating special guest na marami nang nanonood, nakatutok ngayon dahil tinawagan niya lahat. You like, share, and subscribe. Narito na po ang matapang. Ako po. Matapang sa larangan ng pag-rescue, nakikipag-away, pagmali, ang paghuli sa mga aso, na mga palaboy, kung paano hatakin ang leeg ng aso. Narito po, kilala niyo siya. Si Bamba Concepcion. Hi, Bamba. Tanghali po sa lahat and thank you for the opportunity sa invitation na makarating ang Marilao Animal Shelter sa inyong Alisawi. Salamat po. Taga Marilao, Bulacan, si Bamba Concepcion. At alam mo ba, pag sinabing Marilao, ang mabalik sa alaala ko yung dating mayor ninyo, si Ricardo Silvestre, na namatay noong, I think that's October of 2022, yes, no? Yes, ma'am. At in fact, nag-post pa ako. Alam mo, tuwan-tuwa ako kasi ang ganda ng rapport, ang ganda ng agreement ninyo noon, nitong namayapang alkalde, na no-kill ang mga aso doon sa Marilao. At ibinida ko, Edwina, saka Cecil, ibinida ko sa kanya yung pinost ko. I made a personal post sa Facebook ko. At pwede mong medyo ibaba yung para makita mo yung sinulat ko. Sinabi ko doon, yung buod ng aking liham for everyone to see, sabi ko, hindi ko po kayo kilala ng personal, mayor. Ayan, hindi ko po kayo kilala, pero hindi ko po kayo kilala, pero saludo po ako sa inyong ginagawa para sa mga palaboy na aso ng Marilao. At kayo ay nagkaroon ng special agreement with Bamba Concepcion na isang fighter para sa karapatan ng mga animals, mga pitiful strays, mga sinasaktan, mga abandonado, mga sinasalbahing aso, sinasagasaan ng sadya, binubuhusan ng kumukulong tubig, kumukulong langis. Pero kayo, kakaiba kayo ang nakapagtataka, yun, kinuha kayo kaagad, no? Doon ako, sabi ko nga, bakit gano'n, no? Kung sino pa yung tumutulong, kinuha kaagad namatay si Mayor Ricardo Silvestre sa isang car accident, vehicular accident. At yun. And nasa baba yung panawagan ko, sabi ko, naway ipagpatuloy ng iyong mga kasamahan sa local government ang iyong nasimulan para sa mga strays. Naway maging inspirasyon ka ng iba pang mga alkalde sa bansa na mahalin ang mga palaboy at abandonadong aso at pusa. Surely, God is smiling at you for what you have done for the helpless and voiceless creatures. Saludo ako sa iyo, Mayor Ricardo Silvestre. May you rest in eternal peace. Amen. Alam mo, nalungkot akong bigla nung nalaman ko yung pagkamatay ni Mayor. So now, Bamba, wala na si Mayor, siya ang kasangga mo. Ang ganda ng inyong gawain sa Marilao Lapit ka sa mic. Yes, ma'am. Magpupwento ka. Opo. Kamusta naman ang inyong relasyon dun sa mga ibang kasamahan ni Mayor? Siyempre, Mayor, who assumed the role of mayorship? Our vice mayor. Mm-mm. Yes, ma'am. Henry Lutaw, Mayor. Oo. Henry Lutaw, yes ma'am. So, kamusta na yung status quo ba? Kung ano yung naging patakaran ni Mayor Silvestre? Ganun din ba ang nangyari?
Okay po. May I share with this to everyone? May mga hindi kasi nakakaalam na way back before it's Mayor Silvestre, it's us, the former mayor, Mayor Tito Santiago. It's way back 2018. Kami po yung unang nagsimula. And it was first the collaboration of my place, my shelter, which is the Happy Endings and the LGU under Mayor Tito po. So, ang tawag pa noon po is Bamba Shelter of Love and Care. Uh-huh. So, that's 2018 po. And during that time, yung mayor namin ngayon, ma'am, is also our vice mayor at then. Mm. So, talagang originally, magkakasama na po kami 2018 pa. And mm-hmm. I started po 2015 on my own. And then, 2018? Ako, ma'am, 2015. And 2015. Our first collab with the LGU, ma'am, is 2018 with Mayor Tito Santiago. And afterwards that, ma'am, next year for that is the election na, ma'am, ulit. Mm-hmm. So, natakot ako, ma'am, kasi Mayor Tito will not run. So, wala na naman ba akong kapartner? Sabi ko, patay na naman ako neto, wala na naman akong kakampi. Mm-hmm. And 2019, ma'am, during the campaign, hinanap ko talaga kung sino po ang hawak ng admin. So, that was Mayor Ricky Silvestre. And para po sa kaalaman ng lahat, may mga nagsasabi kasi na ako'y malakas, ako daw kasi po ay ganito, ganyan. No, hindi po totoo. I was a total stranger to Mayor RS. Lakasan lang ng loob. Kapalang po ng mukha. Mm-hmm. Ang totoo po, ang inilapit ko po ay advokasya, hindi politika. Ang inilapit ko po, maagapan ko maski sa bayan lamang po namin, na wala po sanang patayan. Bakit? Ano ang kalagayan dati ng mga palaboy na aso at pusa sa inyong lugar, sa Marilao? Okay lang po. Sa Marilao, noon, okay po. Bakit ka naantig? Bakit naging sobrang active ka sa rescue? Hiniling mo na sana no kill? Hiniling mo na sana maayos ang kanilang paghuli? Bakit? Anong nasaksihan mo? Way back 2015 po, when I started, that's the time that I used to face the other side of the rescue. Mm-hmm. Meron po palang bilangguan ng mga aso. Hindi ko yun alam. Hindi ko bilangguan is the dog pound. The impounding. Uh-uh. So, wala po tayong kaalaman because it's under LGU po. Sila po ang tago nagpapatakbo. Eh. Yes. Sa yes, tago po. And we don't know, wala po tayong kaalaman sa operasyon. Yes. Tama po ba? Lalo po sa bayan na wala naman po talagang ganong practices. And you're asking me, what's the kalagayan of dogs in Marila? Wala po. Okay lang po kami doon. Wala po kaming impounding. Ngayon? Noon. Ever since ma, we don't have impounding. Kaya po ako lumapit kay Mayor RS, baka bigla pong magkaroon. Dahil nung time po ng 2017 pataas, talamak na po ang impounding. So natakot po ako, baka pati sa bayan namin magkaroon. So noon, malaya ang mga aso? Yes, ma'am. Malaya naman po. But there are certain places or certain towns na meron po talagang impounding areas. Wherein, nanguhuli sila ng aso. Minsan, ma'am, may cooperation pa ni HOA, ni Kapitan. Depende sa reklamo siguro na matatanggap nila sa mga residents. Yes, ma'am. So. Depende sa reklamo at depende sa kung ano ang pagpapatupad na batas na gagawin. Mm-hmm. And way back, I was amazed and ako talaga po ay gulat na gulat na ang impounding po pala, ang kaakibat ay patayan ng aso. Gaano katagal bago nila patayin yung aso? Iba-iba po. Iba-iba po, kaya nakakagulat po kung meron ba talaga kaming tinutulayan na isang certain na batas o meron ba talaga kaming tinatawid na isang patakaran, saan ba talaga kami mamamagitan? Sinusunod ba yung, ang tanong dyan eh, sinusunod ba yung nakalagay sa Republic Act 8485 na 3 days after? So kaya, dati po kasi ma'am, no, ito po ay ginugulang ko ng, in fact way back, I was labeled as Queen of the Pound. Yan ang ginawa ng aking mga kaibigan kasi halos naikot ko po ang karamihan ng pound mula po sa pinakamalapit hanggang sa pinakamala as far as near to Maykawayan Pound, as far as Batangas Pound. Anong pinaka nakakaawang nasaksihan? For now, pina-flash namin ang mga photos na pinadala mo. Wala po akong mga pictures because we're not allowed. That was the first time na nagulat ako or napaisip ako, why? Ang feeling ko po, kagaya ng preso ng tao, everybody is welcome to visit. Yes, may oras, di ba? Yes, and somehow, kagaya ng aso, everyone is welcome to have community service.
magpapasok ka ng tao dahil baka may willing magpakain, magpaligo, at mag-ampon. But here in Philippines, it's very, very different. Pag umampon ka, patay ka. Kaaway mo na sila. Bakit? Hindi ko na po mabilang ang kapitan na nakaaway ko, nakasagutan ko, at nakamurahan ko dahil dito. Tumutulong kami, kami pa po ang masama. Kami daw po ay mga pakialamera, mga pakialamero na hindi naman daw po namin lugar, pumupunta pa raw po kami doon. Bakit hindi nyo tinanong, bakit ayaw nyo hong ipaampon ng mga aso? Saan daw nila dinadala yung mga aso? Binibenta ba yun? Kami pa nga po ang pinagdududahan eh. In fact, napakarami ko pong experiences. Meron pa nga po experience, ma'am, mag-aadap po kami and were asked of requirements. And na-shock po kami. Ang haba, pagkuha po ng requirements ay para pong pagkuha ng multiple visa. Naloka po ako. Wag na lang po pala. Ayaw na po pala namin ng aso. Ano po ba yun? Magkano daw ang tubos? Iba-iba pa rin po. May rate pa rin po. May 2,500, may 3,000, may 500. Parang talagang ayaw. Yun po talaga. Ayaw. Siguro ako, kung ako po tatanungin nyo, ayaw po nilang magpapasok ng adoption and rescuers kasi magulo. Iingay po. Ang dali-dali, huhulihin lang nila, papatayin nila, tapos na. Maingay kayo. Mga miss, maingay kayo. Yan ang katotohanan dyan. Parang kung bagay, sa lupalop ka ba? Yes, ba't ka nakikialam? Ginugulo mo kami. Dati tahimik lang kami. Walang nakakaalam nito mga operasyon namin tungkol sa mga aso. And so goes with other local impounding. Sa totoo, ma'am, dati, until last night, ma'am, I was about to review the law. Ayoko pong sumabak dito sa interview na to na hindi ako nag-aral. So, nag-aral ulit ako, though alam ko na, napagod na rin po ako kababasa, nakabisado. Kasi, sino po ba ang mali? Ang nakasulat? Ang nagpapatupad? O kami pong nakikibasa lang? Kasi, bangga-bangga po eh. Pag kinausap mo ang LGU, sasabi na LGU, ay, bawal tayong hindi pumatay. Nasa batas ang pumatay. So, I'm sorry for this, no? May I excuse po? Lagi ko po itong sinasabi, sino po ang gumawa ng sobrang bobong batas na yan? Na ang sinasabi ay pumatay. Pero nakakagulat, ma'am, ha? Oo. Lahat sila pare-parehas. Lahat po kamatayan. Wala pong kumontra. Wala po. May nabasa rin ako nag-comment, sabing ganun, natutulog ba, sabi niya, natutulog ba yung mga nakaharap during the hearing sa Senado? Nung binubuo yung RA 8485. Ma'am, excuse me for this again, ha? The law itself, ma'am, the policy itself, if you will read it right and correct, tama siya, ma'am, eh. Wala pong nagkamali. Tama siya, ma'am. Ito, ha. Ito, lilinawin ko sa lahat. Lahat po na nakasulat, tama. Maganda. Very perfect. Sa mata, sa pakiramdam, tama po. Ang pagpapatupad po ang nagkamali. So, tama yung patay. Let's made it clear po. So, tama yung papatayin hindi. Pag hindi na. Okay. Sige po. Ako po ayoko pong magpaka-ipokrita dito na ang gobyerno ay kaya or hindi kaya. Ayoko pong maging kagaling-galingan na akala mo naman ay sino ako. Siguro po, let's make it humane. Let's make it proper. Animal rights is also human rights. Yun lamang po. Pwede po ito na collaboration ng LGU, CityVet, agriculture. Ito sana, kasi kung nasa batas na yan, although ang hinihiling ko nga sana, amyendahan, look into it. Like yung multa para sa mga irresponsible owners. Kasi ang nagsasuffer, yung mga kawawang aso, nakatintimpunete lang yung mga dog owners. Ayoko na siya, ilalabas ko na siya ng bahay, mabaho na siya, matanda na siya, ilalabas ko na yung aso ko. Ano ang multa? Itaas nyo ho, para hindi sila basta-basta magpabaya sa mga dogs nila. Amyendahan. Pangalawa, nakakaisa ba na tama na papatay ng aso if 3 days after walang mag-claim, walang magtubos? Tama ba? Kung umaalma lahat ang animal rights advocates, then I think it's about time amyendahan. So, kailangan to upuan ulit ng mga legislators. Kasi may umaalme, although meron din ng mga local officials, kayo ho, i-check ninyo sa inyong mga lugar kung talagang no kill. Kasi ako nabasa ko noon sa Facebook kay Mayor Soto dito sa Pasig, no kill na raw sila. Wow.
No kill. Kayo ho na taga Pasig, you can check. Yeah, that's it. Diba? Okay. Kanya-kanya tayo ng checking. Ganun po talaga. Kaya nga po, like what I've said, during the event po ng palitan ng mayor noong 2019, inagapan ko po ang Marilao na sana, maski man lang dito sa amin, huwag din sanang patayan ang gawin ng mayor. And on that certain time, ang usapan namin, ma'am, during the campaign, be back. Kapag nanalo ako, bumalik ka. Mm-hmm. Pag-usapan natin, nanalo po siya si Mayor RS. Pagkapanalo po niya, during the 100 days po, bumalik ako. Sabi ko, Mayor, I'm back. You won. And you made a promise. Sabi ko, ang akin lamang po, huwag ka pong gumawa ng batas na ang Marilao ay papatay ng aso. Eh, bakit tayo papatay? Yan ang sabi niya. Because Mayor RS, sa ibang lugar po, ang aso po na palaboy, ang aso po na walang bahay, pinapatay po. Ah, talaga? Yes, Mayor. Sabi niya, oh, sige. But that was pandemic, ma'am. Mm-hmm. So, I also, again, lose hope na mukha yatang malabo. Kung ano man yung plano namin, it's not the proper time. Tao yata muna. Tao po yata muna nun, bago itong inilalapit ko. So, I take it for granted po na, sige, Mayor, babalik po ako and pag-usapan po sana natin ulit. Basta kang magtayo ng patayan na, oh, oh naman, ma'am, sabi niya. 2 years after po, he called me back. 2 years, wala pong usap-usapan yon, wala pong meeting-meeting. And pinatawag niya na lang po ako nung sinabi niya na, halika na, bukas na natin. Ang alin po? Sabi ko sa kanya, alin po ang ibubukas natin? Gumawa ako ng isang bahay para sa mga aso ng Marilao. Mm-mm. Oh, really po? Sabi ko, Mayor, wag ka lang umoo sa batas ng patayan. Wala po akong sinabi na you put up a building or you put up a home, a shelter for them. Eh, yun na rin yun, Ika. Eh. Sige na, go ahead and you work for them. I need an advocate for that. Ang galing. So, nagulat po ako sa lahat ng opportunity na yun kasi yung totoo po, nawawalan ako ng pag-asa. Kasi ang laban ko po ay laban ng bawat isang rescuer na nagmamalasakit, nagtsatsaga, nagpapakakapal-kapal ng muka, yes, na magtayo, magsarili ng backyard shelter just to provide, to feed, and everything. Tapos galit pa sa amin. Kami pa daw ang mga hoarders, kami pa daw ang mga scammers. So you can check on who to support. You can check. Madami kami. And I never judge the kakayahan of my colleagues. Hindi po ako nagaganyan. Mm-hmm. Ang sa akin lang po, basta isa, ang goal natin, laban tayo dyan. Ang nakikita ko dito, ano, malaki ang role ng animal shelters. Huwag nyo na hong patayin, hindi na sinabi ko dun sa subdivision kung saan ako nandun eh. Kasi nung panahon ng pandemya, kung kailan naman panahon ng pandemya, dun naman sila nang huli ng aso sa loob ng aming subdivision. Nagtayo sila ng mga cages at doon nila pinasok yung mga nahuhuli nilang aso. Tapos, ang tubos, 800. Ngayon, kung walang tutubos, saka nila sinosurrender sa dog pound. Pumasok ngayon ako sa eksena. Ang sabi ko, pwede ho ba, huwag nyo na hundalin sa dog pound. Itap nyo ako, pag may 3 to 4 dogs na kayong nahuli, call me, and I will contact an animal shelter para mailigtas lang po sa ano, mailigtas lang po sa kamatayan. Hindi nila naiintindihan pala na ang anong difference ng animal shelter at dog pound. Kailangan talaga education eh. So kala ko klaro, kasi nakarating pa kami ng barangay para ano, kasi ang nirereklamo ko, inhumane condition ng mga hinuhuli nila. Parang kalawangin na yung tubig, kami pa nagpapakain. Tapos ang cage, inikit-ikit yung alambre, parang wala na silang planong pakawalan yung aso. Oh. Nakarating kami ng barangay to formalize the agreement. Oh, kinabukasan, nakita ko, kinukuha yung mga aso, binibigay sa dog pound. Imagine, niloko ako, di ba? So, ang panawagan sana natin ngayon, strengthen natin ang animal shelters, pero wag nyo naman hingan ng ganong kahabang requirement. Hingan nila ganong kahabang requirement. I had this experience, ma'am. Okay, I will name it in Quezon City. Yun, nakaluwas po ako with that panawagan na ang mga aso daw po doon. Correct me if I'm wrong po, medyo matagal na it's in Holy Spirit under Kapitan Abad, if I'm not mistaken. So, May iba pa yung payatas. Ito, yes, ma'am. Okay, yes, ma'am, under payatas po. Okay. So, eventually, marami po sila. And dito po pala ang practice, kapag nanghuli po pala sila, is sa mobile
van, kung yun po ba ang tawag. Basta meron po silang sasakyan. May sasakyan, doon opo, isasakay yung aso. Opo, kung saan po, magkakahulihan po, kung saan po isasakay ang aso, doon lang po sila mag-i-stay. At kukolektahin po sila ng impounding. Kung gaano katagal sila that should they should have to stay doon sa sasakyan, yun po ang hindi masyadong klaro sa akin. And then, meron pong isang taga doon na call my attention for rescue. And then I went to the barangay and then talk to the people. Sino po ba ang pwedeng mamagitan? Sino po ba ang pwedeng kausapin? Because I'm showing my interest to rescue and help the dogs. Mm-hmm. Okay, if again, hindi nagkakamali, ilan bang aso yun? Basta ang tubos po is 17,000 eh. Ha? Okay, opo. Totoo po. Sa pangmaramihan na yun. Marami po sila, opo. So, I have a shelter at then po, the happy endings, which meron pa naman po ngayon. So, sabi ko, pwede ko po ba silang i-rescue? What do you need? What are your requirements? May tubos ba? Kasi kung meron po, I have to provide. Kailangan ko po munang bunuin through donation o kung kami-kami man pong magkakaibigan. So, sabi nila, be back on Friday at 2 p.m. and then you can get them. Yun nga lang po, Ma'am Bamba, may tubos. So, how much? 17. Hindi ako nagkakamali, parang ganun yata. Marami, medyo marami po sila. Tama ba yung 17? Kasi may binayaran din akong 28,000. 51 dogs po. In May Kawayan. Ganyang katitindi po. Ginawang negosyo. So, ang tanong ko nga po, when in fact, if I'm paying po sa cashier, I want to know the category kung ano yung binabayaran ko. Eh, gutom naman ang aso. Wala gutom, namang, payato, wala namang sana'y kumakain ng lechon. Wala naman din. Sana kung malinis ay hindi naman din. In fact, cameras and videos are not allowed. But that's public property. Pwede kaming pumasok dyan. Kaya galit sila sa mga... Wala kayong karapatan na pag kami ay tutulong o magpapakita ng interes na tumulong, kami ay inyong babastusin, kami ay inyong tatalikuran, magkakasagot-sagutan. No, tumutulong lamang po sa inyong maling gawa. Mm-mm. Pasensya na po, pero yun po, doon po nagsimula ang kaguluhan ng lahat ng ito. Tama ang batas, mali po ang pagpapatupad. Mm-mm. Yan po. Anyway, at ngayon, go back to that. At ngayon pinag-iinitan yung mga animal shelters kasi okay. Madami na raw. Minsan na maingay na raw. Like yung mga halimbawang isang couple. O may kilala ko yung isa, matanda na siya, si Virginia. Sa isang bahay lang siya, nagtayo siya sa bakuran niya for, dahil sa love of dogs. Ngayon daw, pinapabarangay siya. So natataranta siya ngayon. Magtutulong-tulong yata para ihanap siya na isang lugar. Bakit ang yung animal shelters ang kinakalampag nyo? Ito nga yung sa amin, sa Tanay. May nakabili na malapit na lote, pampolitiko ata. Eh, pinapalaya siya. Talaga ba? Huwag kang lumayas. Makipagmat. Oh, then ma'am, I'll go back to my story. And then, bumalik po ako ng Friday with the promise po of the amount of money. 17,000. Okay, so bumalik po ako. May oras pa yun, mama. Balik daw po ako ng alas 2. So, nandun po kami ng 1. So, you have to come up with 17,000 for how many days? Parang, I was there Wednesday. Two days. Wow. So, Thursday, Friday, na-provide ko naman po kasi pag nanawagan naman po ako, marami naman pong nagre-responde na mga kaibigan, all over nation po, pati sa ibang bansa, talaga namang may willing po mag-help. And then ngayon po, pagbalik ko, ay Miss Bamba, nahuli ka na. Saan ako nahuli? Sa pagkuha po ng aso. Please check the logbook. Sabi ko po sa kanila, please check the logbook because I have a signature there with a compromise po that I'll be back. Kayo ang nagsabi. So, nasa na sila. Ay, huwag kami ang anuhin mo, Miss Bamba. If you want, you call the payatas po. Pinatay na? Opo eh. I was too late daw po. Siguro po, no, if I'm a mayor, if I'm a kapitan, if I'm a HOA president, I would lovely to invite adopters, community service people. I would love to. Hindi siguro ako makakaayaw, baka magpapamerienda. May mga advocates ba? Bukas mo lahat, pati bintana, papasukin mo, pakainin natin. Bakit nakipag-unahan sa patayan? Ilan na nga ampunin? May shelter ba to? May shelter. Pero baliktad, huwag mong papapasukin yung mga yan. Huwag niyong papa... Napapawaw na nga lang po ako eh. Pinatay? Ang pag-iingay ulit. Hindi kukunin eh, diba? Ako po kasi is very hanga to Mayor RS sa paninindigan at tapang kasi ang in-inflict po nila sa isip namin, ito ay batas, hindi ito pwedeng baliin. Ha?
ang pumatay ay batas at ito ay tama and we should support LGU. Grabe. Papatayin. Eh, where is the oath of the job itself? Di po ba dapat ang mas dapat nakakapag-suggest nito ay the agri department, ay the vet itself na nasa loob? Kumbaga, bago siguro may pribadong sektor o advocate na kagaya ko, hindi ba dapat sila na mismo ang may GC sa loob ng LGU na mayor? So, ibig sabihin, nagsama-sama sila doon na pare-pareho sila mga walang puso. Puro matitigas ang puso nila, pati nagsama-sama atay sila, di ba? Pero kaya walang man lang mag-suggest. Eh. Walang mag-suggest. Sa totoong buhay, ako pa ang mali. Ikaw pa yung paki-Alamera. Yes, ako pa ang mali, ako pa ang EPAL, ako pa ang nagsasuggest. Na, mayor, parang ginugulo mo pa yung ibubukas na lang po namin, may umaapila pa. Mayor, we cannot do this. This is not proper. Ako? To have a shelter is not proper. So what is the proper one? To kill? Oh, come on, people. Kaya minsan, ang naiisip po namin, may pera po ba sa likod nito? Kasi ay, minsan, ano po ba ang punot dulo? Ito nga po ang simpleng explanation. Ikaw ba'y maglalaba? Napakahirap maglabada kung ikaw ay walang napapala. As simple as that po. Okay. Ano sa palagay mo? Ako, naglumalaro sa isip ko. Kung you came up with the 17,000 pesos para tubusin yung aso, biglang sinabi, nahuli ka namin, tapos na eh. Hindi ka man lang inintay, hindi ka man lang tinawagan. Bakit nagmamadali? Ba't natataranta? Ano sa palagay mo, binenta? Yun ang nasa isip ko eh. Pinatay po. Papatagin na lang. Maingay nga po kasi. Kasi feeling, ako po ang... Pinatay? Hindi ang ang paliwanag, ganun lang, ganun opo, ang paliwanag po, ang paliwanag ko po dyan is, kapag pinayagan ka namin, Miss Bamba, bukas makalawa, manguhuli kami, may makakakita na naman sa amin, magre-report na naman sa inyo, ere na naman kayo, kakalampagin nyo na naman kami. Yes, that's it. And besides, if killing is the solution, but parang hindi naman yata na solusyonan? Oh. Di po ba? Ang tagal ko nang nakita na pumapatay at ito pa, ano po ba ang tamang way ng pagpatay? Isa pa yan eh. Isa pa po yan sa malalim. Sabi, babarilin sa ulo. Marami pa po. Yung iba, i-injectionan sa heart ng acid. Pero dininay nung isang city vet, hindi ho namin ginagawa yan, sabi ng ganon. Yung ibang nakaupo daw ko, po. Ano binagawa nyo? Yung nakalagay ho sa batas, nakalagay daw sa batas, babarilin sa ulo. Kaya lang ngayon daw, mahal ang bala. Eh ano daw? Ano? Mahal ang bala. Saksak, ano na lang daw po? Saksakan sa puso. Ngayon, nagtataka naman ako, bakit nakikipag-unahan ang dog pound? Ako, wild guess ito ha. Wala akong pinasabi kung sino gumagawa. Bakit kayo atat? Di ba may sasalo? Baka itong 20 asong to, may nakakontrata na. Naniniwala ka ba doon, ma'am? Kukunin na. Lulutuin na. Oh. Kasi ang kung iisipin... May nasa batang animal kingdom ha? Nasa truck. Kasi kung iisipin nyo po, sino po ba ang magdi-deal ng pagkarami-raming aso at rightful na magkaroon ng ganong karaming hulihan kundi sila lamang. Hmm. And other than that, what you're going to do? Ito yung nasa batang animal kingdom. Ano na eh, mga patay na. Binuksan ng polis kasi may nag-tip. Tinanggal yung tilon. Mga patay na, tinanggal na nga yung mga paa eh. Nakapatihaya na yung mga aso. Mga patay na. Saan daw po dadala? Sa, oo, isang lugar na maraming kumakain ng dog. Alam nyo ma'am, no, may I share, baka makalimutan ko rin. Sige. Kasi, noon pong ito ay inayunan ng Mayor Ricky Silvestre namin, there's a big question at the back of my mind that I want him na siya ang sumagot directly to me. So, tinanong ko siya one time, kasi lagi po kami nagbibiroan nito, wala po kaming serious talk nitong si Mayor RS, and one time, nasakote ko siya during one kape and one banana cue sa table. Mayor, halika, sabi ko, why you allow dito sa Marilao, sa bayan natin, na pwedeng hindi tayo pumatay? Sabi sa ibang lugar, dapat daw po ay patayan, at marami pong lingkod bayan, mayor itself, na ayaw po nito. Bakit po kayo pwede? Or bakit kayo pumayag? Alam niyo kung anong sabi niya? Meron naman kaming perang kayang ipantustos dyan. Marami rito. May pondo. Yes, marami rito. And besides, baka kung saan-saan lang naman namin magamit, edi dyan na lang to support the dogs. And now I realize na ang pananagutan ko sa tao ay pananagutan ko rin pala sa aso. Correct. All lives matter. Yes. And he's even thanking me for
for that guidance na, uy, ma'am, thank you for this. Hindi namin alam na ang aso pala, eh, kailangan din namin bigyan ng attention dito sa bayan natin. Eh, nasa tao lang kami. And ako ang sasagot kung sa ibang lugar, bakit hindi ito pinipay attention, eh, bakit botante ba itong mga to? Kailangan talaga may mag-educate. May incentive ba ang gobyerno kung sakaling papakainin mo ito? Eh, ang sabi nga, eh, oh, wow, Miss Bamba, your project is a non-generating fund. LGU is government, not a corporation. Why do we have to have funds o bakit kailangan may kita ang bawat proyekto? Eh, pag may kita, negosyo po iyon. Hindi na po LGU ang tawag sa inyo. Bakit ang BJMP po ba at ang mga preso ay may kita? Sa bagay nga, I mean, kung titignan mo nga, eh, sorry ho, ah, dun sa mga nakakulong sa, ano, diba, dun nga lang mga tao na yon, pero ang pagkain daw dun, ewan ko kung nag-improve na noon, nirereklamo din yung klase ng food. Ang naisip ko tuloy, kung yun nga tao, ganun nila itrato, aso pa kaya. And eto pa, and at the end of our conversation, ang sabi niya, ako ang mayor, ako ang masusunod. So, ibig sabihin po pala, kung bakit napapayag, eh dahil natapat siya ang mayor. Mm-mm. Maybe it's because of compassion, the heart, and the goodwill. We're calling on all mayors. Kailangan pala natin makausap. Alam mo kung sino? Sino DILG Secretary. Dati pa nga po. Bender kasi, Amelos. Siguro po, it's about time to awaken the LGU na hindi naman kasi talaga tama. I'm very sorry, pero hindi ko po nila lahat. Like, I have friends po sa Kulilan, I guess, na the vet doon is ayaw po doon sa practices na yon. Pero wala siyang magawa because doon siya nag-work. Kaya ngayon, meron naman ding mangilan-ngilan na mga city vets na siguro baka na hindi na sila makatulog doon sa kakapatay nila sa aso o na kukonsyensya na rin. Sila yung tumitimbre sa mga animal rescuers, sa mga animal shelters o nasa death row, 20 aso. Diba? Tinitimbrehan na nila eh. And besides, bakit lagi kasing aso at pusa ang sinisisi natin? Eh diba nga may paslogan nga tayo na wala namang asong masama, kundi mga may-aring pabaya. Wala. Malay ba ng aso na palaboy siya? Yes, that's it. At anong malay ng aso na kapag siya ay lumabas at magkakalkal ng basura, eh magagalit ka at papatayin mo na siya. Oo. Pero eto pa po, may excuse po lalo sa mga catching team ng every LGU. Minsan kahit yung aso nasa loob na ng bakura, ay, hinahabol hinuhuli pa. Gigil na gigil, nanginig na nanginig pa. Pero may mga experiences din, pag takot sila sa may-ari, ibabalik agad nila at lalo kung maaabutan sila. So, and another, may excuse again sa law. At ito pa, gaano ba kabigat ang power ng HOA President at ng Kapitan sa ganitong bagay? Kasi minsan, si Kapitan maangas din. Kapitan, mga barangay captain, dapat din may puso kayo. Exempted ang Marilao dyan. Oo. Kasi all of my captains there, to my 16 barangays, they were all very cooperative during RS, during Mayor RS days. In fact, I am showing dito sa screen, nandiyan ang mga... Ano yan? Tag-o-form hulihan mo yan? Namin yan. Ma'am, hulihan operation namin. That's what we call rescue, educate and rescue operation. Mm-hmm. At may kapitan sa loob niyan, ma'am, na tumatakbo. Nakikipaghabulan, nakikipag-educate, ma'am, sa mga owners. Ganun kami cooperative. Ako naniniwala ako, ma'am, kung ano yung capacitive na, yung kung gaano capacitive yung ipapakita ng mayor. That would be also the act of every... In fact, I also have one kapitan there during the cup. Yan, ma'am. Explain mo yan. Okay. Ma'am, very big dog, ma'am. Very big dog yan na hindi namin makaya ngayon. Mabait naman pala siya, ma'am. Pero dahil sa sobrang laki niya, ang feeling ng lahat ng dadaan, matapang siya. Nang hahabol daw ng rider. That's it, opo. So, nung hinuli namin siya, siya pa ang gentle giant sa shelter namin. Ah, siya pa ang pinakamal. Ang laking aso nga. Nakakandong pa nga yung mga small dog sa likod niya, ma'am. Every time na, na nasa ano sila. Pero, kundi ako nagkakamali na ibalik po yan. Ito pa, sa bayan po namin sa Marilao, ang ipinatupad pong batas si Mayor RS doon, kapag nahuli namin ang aso mo, ibabalik namin ng walang bayad sa'yo. Look at that, ma'am. Oh, napalo sa puwet, diba? Oo, dapat. Dapat ibalik. Kasi unang-una, ano po ang sabi ni Mayor RS, ang napag-usapan namin, Bamba, lagyan natin ng multa. Ikaw din ang pagbabayarin yan, Mayor. Hihingi rin ng tulong sa'yo.
matitiis mo, Mayor, hindi. Ikaw, Mambamba, matitiis mo, hindi. Sige. Pinalo niya yung sapwit yung aso. Kasi nahuli pero, po namin. Oh, pero ikaw na dog owner, huwag mong hayaan ang aso mo na tumatakbo sa kalsada. Ako, ma'am, naniniwala po ako na kung ang problemang ito ay gagawin nating hand in hand. Ako po, hindi ko po sinisisi ang mayor dito kasi lahat po ng proyekto, hindi pwedeng mayor lang. Mayor, taong bayan, kasama sa LGU, hand in hand po. Katulad ngayon po ang programa ko po sana, kung mamarapatin po ng mayor namin, isali po namin sa programa namin at proyekto ang mga kapitan. Dapat. Total po ang mga aso po na nasa Bahay Kalinga sa Marilao Animal Shelter Care ay mga aso po ng bawat barangay namin. Mm-hmm. And willing po ang mga kapitan, if that is kasi so. Kasi ang napapansin ko ngayon, alam mo, pag nagbabasa ako sa Facebook, ang tumatakbo yung mga nagre-reklamo sa barangay captain. Si barangay captain, walang alam kundi ipahuli ang aso. Ganun lang siya. Ganun lang kadali. Walang compassion at all. Wala man lang alamin anong sitwasyon, etc. Meron nga akong ipapareskyu dati. Nahuli lang ako ng isang oras lang ata, patay na yung aso. Sabi, bigla na lang daw ng isay. Lalo naman po yung mga antagal mo nakawala. And eto pa po, di po ba sa batas, bawal tayong manakit, bawal tayong gumawa ng violation sa mga aso, pero pakikamusta po kung paano po sila manghuli. Saan? Paano po sila manghuli? Ang mga catching team po sa mga impounding. Kasi hoda po na magka... Susuluin sa leg, ay, diba? Sa totoo po, nung one time po, ay may kaibigan ako na nakikiusap po, sumama lang daw po ang aso na bumili ng pandesal, hindi raw po mapakiusapan. Marahil dahil sa 500, nung pong tubusin ang aso, tulala na po. May basag ang uso at may dugo po sa ilong. Sinipa na yun. So, diba? Pag sila, pwede silang manipa. Pag sila, pwede silang manakit. So, ang talagang sobrang, sobrang banggaan po nito . In fact, may kaibigan po ako na nagtanong sa akin, bakit nagpapakulong kayo ng yung parang normal na tao lang na nakagagawa ng masama sa aso na kukulong? Why not LGU? Sila ang unang hindi sumusunod sa patakaran na pinag-uusapan natin na naaayon sa batas. Alam mo kasi ang tingin nila, basta ang salita nila, aso lang yan. Kaya parang ang dali nila mag-desisyon. Para po sa kanila. Oo. But not now, not anymore, because at the back of the dogs now are advocates. Dati po siguro, pero hindi na ngayon. Ang mga wala pong boses dati, meron na pong mga nagsasalita for them. Kaya ngayon nga, natutuwa nga kami kay Ms. Mel Elizalde, we're given a chance. This platform, itong Elizalde Broadcasting, magkaroon kami ng programa. We were supposed to have magva-vlog lang sana kami. Sabing ganun, use the YouTube. Kaya nga, supportahan nyo ho kami para ito ho ang magiging boses natin. Parati, ginamit ko nga yung isang dyan na picture, yung I cannot speak for myself, sabi nung aso. You are my voice. Yes. Hindi naman, ang alam lang niya, I can't speak for myself. Ang masasabi lang ng aso, ow, ow, yun lang naman saka yung kanyang whine, yung iyak niya, yun lang ang nakocommunicate niya. Hindi naman niya ho tayo pwedeng sabihin, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, masakit ho yung binuhos yung kumukulong tubig. Ang masasabi lang niya, ow, ow, ow. Oh, magagalit pa yung iba. Ang ingay naman ng asong yan. Hindi ho kasi may masakit sa kanya. Yun lang ho ang way of communicating niya. Kaya eto ho kami ngayon, magsasama-sama kami through this program, Aso't Pusa at iba pa, dito sa Elizalde Broadcasting. Like, share, and subscribe para magtagal po itong programang ito. At dito na ho ang ating platform. Dito na tayo magsasalita para isa lang ang boses. Ang hirap kasi pag kung saan-saan ang gagaling yung mga pananaw, mga views, mga comments. Ngayon, if you have something to say, nag-start na kami February 27. We started with different rescuers. Pinapakilala ko namin ang mga rescuers sa kay mga animal shelter owners. Dito ho ninyo makikita kung sino yung mga legit, lalo na yung mga natatakot na baka scammer to. Dito ho, pag nakita ninyo dito nag-guess sa Aso't Pusa at iba pa, katulad ni Bamba. O yan, makikita ninyo na kami ho yung talagang mapapagkatiwalaan ninyo when it comes to animal rights advocacy. Yung mga proper care, paano, anong edukasyon na dapat ninyong malaman. Katulad lang yung pag
going back dun sa paghuli ng aso, dati may hinabol ako sa amin, subdivision, sinilong ganyan. Eh, ang laki ng aso. Alam niyo kung gagawin doon? Paghuling ganun, ibabalibaguhin sa loob ng sasakyan. Diba? Eh, ang bigat niya. Eh, di ano yung... Oh, and then, let's go. Pag ganun ang nakita natin, and then again, let's go back to the animal rights law. Mali na naman. Hindi pero, naman nila alam yung law. Rights law. So, area lang ng area, ganun ba? Dahil, taga-LGU sila. Oh. Pag sila pwede. Natakot nga yun kasi sabi ko, sige, hilahin mo. Sabi ko dun sa, ano, nakasilo na eh, nakadapa yung aso, ganun. Subukan mong hilahin. Sabi ko, naka-video ka. Mula nun, di na naghuhuli yung lalaki. Takot eh. And may echo to this. We have one konsihal in our town, which is Mayor Konsi Andre. Hi. Inopen ko po sa kanya itong sitwasyon na to. And kung daw siya ay mamarapate na pagsasalitain at bibigyan ng chance to give his opinion, what he's going to tell is thank you to each and everyone na advocates. Maraming salamat daw po sa mga nagpapagod, sa lahat ng mga naglalaan ng oras at hirap nila sa mga kawawang aso na to. Why? Because trabaho daw po nila yon and someone is doing it for them. Yeah, tama! And, yes, and Konsi Andre, hi again. And with this, may I quote him again na, and as a public servant under the LGU as konsihal, what I can do is to support all of you. Yun lang naman, mami. Mm-hmm. And that is also what Mayor RS did. Yun lang din naman ang ginawa ng Mayor RS sa akin. In fact, I'm even asking Mayor RS, magpa-picture ka sa loob ng shelter. Bakit? Sabi niya, kung hilahin ang aso ko, ang short ko ng mga yan, maipagtatanggol mo ba ako? Sabi niya, bakit ba ako magpapapicture doon? Kaya dami-dami noon. Para sa election, no. Actually, it's just a joke. Hindi siya ganun eh. Alam niyo, sabi niya, I'm not using the dogs. Hindi ko sila ginagamit. Kaya naging proyekto yan kasi sinuportahan kita. Mm-hmm. Meron dito, Bamba and Edwina, at yung mga nakikilig at nanonood sa atin. Ito si Cecil. Okay. Naka-on natin ang mic ni Cecil. Naku, maraming galit na galit na nagko-comment. Okay, go. Ito ay pinadala ni Congressman Luis Raymond Villafuerte. Hello, El Rey. Sabi niya, nag-file siya ng bill noong November 10, 2022, an act providing for the revised Animal Welfare Act of the Philippines. 2022. So last year yon. So during this 19th Congress. So kung pwede basahin. Pending siya with the Committee on Agriculture and Food. Can we invite you, Kong, dito sa show namin? Sige. Sana nanonood ka ngayon. Can we invite you? Tapos sabi niya, basahin mo rin si ang final ni Herrera Bernadette. Ay, yung ka-neighbor natin. August 1, 2022, the revised Animal Welfare Act of the Philippines creating for the purpose the Animal Welfare Bureau under the Department of Agriculture to institutionalize and strengthen the implementation, governs its operation and its enforcement. So, kung makakapunta kayo sa Congress at pag-usapan po natin yan. You can invite us also. Oh my God. Narinig ba ng mga co-advocates? Can just, oh Lord, actually, according to Mayor RS before he died, ako naniniwala po ako ang naiiwang salita ng isang taong yayao na ay nagkakatotoo. Ang sabi po niya eh, how old is Mayor? 65. Bata pa. Oo po, batang bata pa. And bago po kasi mamatay si Mayor, we were about to have a documentary in... May premonition. Oo, eh. Ako po, personally, ako po. Kasi bago po siya mamatay, 2 weeks before that, or a week, may trabaho po kami sa shelter, sa expansion po kami. Papalakihan po niya yung likuran for upcoming Christmas because he wants at least 1,000 dogs in the shelter by the time of Christmas para wala daw pong asong mamamasko sa karsada. Mm-hmm. So maraming hindi naniniwala doon at ako ay dinudusta, baka daw po pakanako lang 'yon. Eh di itanong niyo kay Mayor doon, tayo niyo ron. Tanong niyo kung talagang sinabi niya. Namatay po eh. Hindi, so okay. Yung premonition. Meron po kaming interview and
binibigyan po siya ng tribute ng mga students ng Bulacan State na, Mayor, thank you for this legacy. Thank you for this sinimula na sana ay maging gayahin or maging modelo ng bawat bayan na kung kaya nyo sa Marilao na hindi magpataya, tagkaroon kayo ng pondo para sa buhay nilang pangalawa, so other cities can do it also. Bakit Marilao lang ba? So, nung ini-interview po siya, binalik niya po sa akin, no, huwag ako ang pasalamatan niyo. Siya ang nakaisip niyan. Ako daw po. Siya ang nakaisip niyan, siya ang naglapit niyan sa akin at ipinaintindi niya sa akin na ang aso ay parte ng lipunan na ating ginagalawan. Alam mo, ang laki din ng role mo, no? Kasi ikaw ang nag-educate sa, dun sa Yumaong Mayor, eh. Lumalabas lang na, alam mo, kailangan talaga ma-educate ang mga officials. Minsan we thought they know already. Natakot po kasi ako, kasi ako po ay nag-iisa lamang at I'm pretty sure hindi ko po kaya itong gawin sa kabuuan. So ang inagapan ko po at ang talagang objective ko, maski man lang sana sa bayan namin, maipakita ko or kung talagang sadyang kakayanin ko, mabigyan ako ng isang tao na nasa taas. Kasi hindi ko rin kaya kahit magta-tumbling ako. Teka, ngayon, ano ba ang may problema ba sa inyo ngayon? So far po, mula po nung namatay si Mayor RS, so under Mayor Henry Lutaw na po, nagkaroon po kami ng stop operation mula pa po nung namatay si Mayor. What do you mean so, stop operation? Bukas po ang shelter. He is still supporting it. Meron naman po kaming mga supplies doon. Okay pa naman po. But the operation itself, sarado po. So, bakit? Well, according to Mayor Lutaw, is going to have some programs, reformats, or other... mga aso, kamusta? Okay naman po sila. Ang akin lamang po, kung pansamantala pong nakasara ang operation, darating pa po kaya ang panahon na maibubukas ito. Ba't hindi mo sa kanya tinanong? Ngayon mo tanong sa kanya. Ngayon, Mayor. Mayor Lutaw, everybody is asking because yes. Marilao is everybody's model town city for a non-kill shelter. Mm-hmm. So tayong dalawa, Mayor Lutaw, ang magre-represent nito. Kung yes, saka, Mayor. Yes, lahat po is very thankful at lagi ko pong ipinagmamalaki na okay sa kanya ito kasi sa panahon ng dalawang mayor na umupo, siya po ang vice mayor namin noon. Mm-hmm. And sa kanilang tatlo po, si Mayor Lutaw po ang dog lover talaga. Siya po ang may aso talaga. Siguro, let's wait for him, Mayor Lutaw. We just kasi wait ano, for some program. Tagal. Siguro po, opo. Sana po ay hindi lang magmisto lang malaking hawla o malaking kulungan ang shelter na naiwanan at naipamana ni Mayor RS. But let's put, kasi sabi ko sa kanya, marami pa pong pwede. May mga pwedeng tumulong. May mga pwedeng magdonasyon. In fact, on Friday, I am the beneficiary of Task As May Kawayan para dun sa Women Empowerment International Chorva. And they recognize me. Thank you. And my advocacy para simulan to and everything. Sa totoo, hindi ko to ginawa for fame or for ano. Kasi pwede naman ako mag-artista dati. joke lang po. Hindi po. Nakakaawa talaga. Pag wala pong magsisimula, parang wala naman po talaga nang mangyayari. Kailangan may magsimula talaga. We should act as one and let's all be to stand for the voice of the voiceless. Ang oras, 1:52 ng hapon. Isisingit ko lang, Bamba, lalo na nanonood ngayon ang iyong mga followers. Yes, ma'am. Ipapasok natin yung ating Bot and Cecil, yung ating photo contest. Aba, may photo sana, contest. Oo. Ipapakita mo lang ang tinawag ko tong kwela ako, kwela ikaw, kwela tayong pareho. Magpapakita mo yung litrato mo kasama yung iyong pet. Yung pinaka-cute and kwela na kukuha ninyo. Tapos, i-send po ninyo sa aming official page yung Asot Pusa at iba pa official Facebook page. Doon ninyo isend yung photos ninyo. Weekly, pipili kami ng winner. At merong mga goods na para sa mga dogs ninyo. Yun ang para sa mga mapipili namin for the week. Ayan. Puntahan ninyo. Kung gusto kong malaman kung nabisita ninyo na yung aming official page ng Asot Pusa at iba pa.
dun, dahil doon po din ilalagay itong pictures natin at ating live interview, mapapanood ninyo dun sa official page ng Aso't Pusa at iba pa. Meron ko ba idadagdag, Edwina? Ngayon, ma'am, advocates were planning to push a meeting kung mapapaundakan po to Governor Daniel Fernando. Ay, tama ba? Tama po. Of Malolos Bulacan. Si Daniel, yes. Dating artista. Ah, yes, ma'am, opo. And Vice Gov Alex Castro. Pareho pong artista ang aming mga nasa Kapitolyo. So, at bilang dog lover, si Governor, feeling ko madali ulit lapitan. And then again, excuse me muna si NCR. Bulacan muna. Tingnan natin. Baka sakali, hati-hatiin na natin. Opo, baka subukan po natin, magsasama-sama po uli, muli. We're planning to have chapters for different places po, like Cavite, kung saan-saan man, to have a representative. Ako po, Miss Bamba po, is willing to be an audience na lang po kung may mas magaling po, kung may mas matapang at mas matatag na makapagsasalita sa harap ng ating politiko. I'm very much willing to be an audience. Lahat tayo magkakampi rito, walang bida, walang mas magaling, walang leader. Anything for the dogs, anything for the strays, anything to be their voice, lahat pwede yun. Hindi natin kailangang magpaligsahan dito, hindi natin kailangang... And besides, may I remind all of you that Miss Bamba is no politics. Hindi ko po ito ginagawa bilang aking first step sa pamumulitika. Opo, namumulitika po ako para sa buhay ng mga aso. Hanggang dun lamang po. Nais ko po lamang na maisaayos, maisabatas ng medyo tama at bigyan po ng siguro naman ay pantay na karapatan ng aso bilang man's best friend. Bigyan naman natin ng katarungan yung salita na yun na grabe naman kasi medyo bastos naman na talaga ang sakalin mo, kaladkarin mo, hinahabol ng may-ari, nakikiusap sa'yo. Hindi ba pwede? Kami nga, tumakbo lang yung may-ari ng walang bra, soli agad eh. Nakapaa, soli agad, nahihiya kami. May kota yata sila per and day. Lukat mahal kita. Yes, ma'am. Lukat mahal kita. She's one of my favorite rescue in Loma de Gato. Siya po ay iniwan, ma'am, ng tenant. Ang nangungupahan po ay lumipat ng bahay and sadya po talagang iniwan siya. Marahil hindi pwede sa bahay nalilipatan. Ginawang tagabantay nung... Opo, siguro if you cannot have, you cannot give the obligation and the responsibility to the dog, don't have one. Please don't have one. Lalo po sa Marilawang ordinansa ko dyan na nagagalit pa ang Mayor RS sa akin. Nung lagi kami nagtatalo. Yung mga surrender dogs po, kay Mayor RS, it's yes. It's a yes. Sa akin po, it's a no. Why? Kasi magtutulong-tulong pa tayo para kumonsinte. Sa mga may-aring irresponsable. So, kung talagang hindi na kaya, sure ako kukuha na naman ng iba yun. Kahit wala naman dapat bantayan sa mga bahay nila, may taga-kahol, di ba? Meron nga ngayon eh, taga-bantay ng kariton. Oo, ginawa ng taga-bantay. Yung nasa, trending ba, ma'am, ngayon? Iniwan, nasa, nakita namin eh, iniwan niya yung kariton niya. Nakatali yung aso niya sa kariton. Nakadapa yung aso sa pavement, ang ininit ng araw. Siguro siya kung saan nagpunta, para hindi nakawan yung kariton niya, maawa naman kayo sa aso. Eh, baka init na yun. We want best rescue story. And then, siya, wag matakot mamulot. Wag matakot magligtas. Magligtas ang aso. Kasi, wag yung isipin ako, baka hindi ko to kayang ayusin, hindi ko to kayang gumutin. Wag po kayong magpapadaig dun sa takot na yun. Kasi, like you, I was on that stage too. Yung baka hindi ko rin po kaya. Anong year ka ba nag-start? 2015 po. 2015. Bakit ka na-inspire? I really love dogs, ma'am. And I used to grow up with dogs, not with playmates. Ah, talaga? So, ganun po ang roll out sa bahay. Mas okay eh. Mas okay po ang aso kaysa sa tao. Yes. Sa kananiniwala ka ba? As per my observation. Sa kananiniwala ka ba na ang taong mabait sa hayop ay mabait sa tao? Ay, opo naman. At walang kaduda-duda po yun doon sa Mayor RS namin. Oo, walang kaduda-duda. Walang takot po talaga. Sabi ko nga sa inyo, saka when hindi I... mo mapepeke eh. When I, yes. Ah, mapepeke po nila pero walang maniniwala. Wala. Marami pong, during election time po, marami pong gumagamit sa aso, kumakarga ng aspin, pero you cannot fool us. Pakarga mo yung galisin, tingnan mo. Yes. At marami pong designation at pagli-label ang pagiging dog lover. Hindi nasasapat yung kumarga ka o ano. At
sa experience ko rin po, it took me many years. Ito po ay pinaghirapan ko, pinagpaguran ko bago ko po mapaniwala ang mga taong nagtitiwala sa akin. At kung may basher po ako, meron pa din. Pero ano sinasabi pa sa'yo? Maganda ako. Hindi ko alam. Joke po. Anong karaniwang ipinupula pa sa'yo? At first po, with all the sacrifices that you do. I am making money for the dogs. In behalf of the dogs, yes, pinapaaral ko daw po yung mga anak ko because of this. Parang di naman yata kaya dahil nagtapos yung anak ko ng culinary. Imposible yan. Kasi shelter owner ako. I know how much. Sabi ko nga, ito po ang kagandahan kasi sa akin. You can bash me any time of the day, all throughout the year, pero no effect. That's my secret. Because kahit anong sabihin mo, kahit kasama pa sa trabaho or kasama pa sa liga ng pagre-rescue, I muchly know myself and I know what I'm doing. Alam ko to. Alam ko to, pinasok ko to, alam ko kung paano pasukin, alam ko kung paano lalabasan. Anong pangalan ng shelter mo ba? My own shelter is Happy Endings. Happy Endings, yes. Sa Barilao? Yes po. Ilan ang dogs mo dun ngayon? Ngayon po at my personal, siguro less than 30 lang po. Kasi pinasama nga po ni Mayor RS lahat kasi binabaha yung lugar namin. Kaya nga po, I'm on this fear po na kung sakali lamang po, hindi naman sure kung sakaling hindi na matutuloy ang proyekto, aalis po siguro kami ulit. Babalik yung mga aso. Yes, I cannot leave them because half of them are mine. Are my original so, and pioneer rescues. Ilan yung nasa... As of this moment po, it's 200 plus. 239, I guess. Ang huling pabilang ko po. So, ang pakain doon, galing sa pondo ng local government? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And some are donations. And sabi ko nga po, mapagtutulungan. Basta upuan, pag-usapan, latagan ng maganda. Kasi ang dami po. Even Australian forces po are willing to help. What's your problem, Bamba? What's your mayor's problem? I don't know yet. Basta what I know po is sarado po muna kami. And let's give it a chance na baka naman may programa pang mas maganda. And ako po, as the host of this advocacy at ako yung nag-offer, I will keep on moving. Diretso lang po. Diretso laban lang po. Kung sakasakali po na darating yung oras na tatalikod po ang LGU sa advocacy yung sinimula namin ng Mayor RS, I will not stop naman po. I will still bring the pride of Marilao and still will continue my advocacy hanggang sa maabot ko ang iniwang salita ni Mayor RS na in 5 years time, huwag kang mainip. Baka wala nang asong papatayin. Actually, kinakausap ko nga siya every night. Mahaba pa yung 5 taon. 50 mahigit na ako noon. Hindi ba pwedeng i-shorten mo? And I know he's watching. And I know he's still helping and guiding me. And alam ko, natutuwa siya. Nung Mama Isa, when he died, I thought it was the end of my advocacy. Because he's the only person na tumulong sa akin. And when he died, I cannot put up on answers to my questions. Bakit? Bakit ikaw pa? Oo nga eh. Nag-iisa. Ako din yun ang tanong ko eh. Di ba parang eto na ba yung sinasabi na talagang walang pag-asa ang Pilipinas? Walang pag-asa ang mga aso ng Pilipinas para sa isang reforma o isang magandang buhay? Wala na ba talagang proyekto ang LGU sa kanila? At nung mamatay, oo, wala nga ata. Wala bang sumunod sa yapak ni, let's say, hindi lang sa Marilao, kung yung mga karatig na lugar? Ah, meron po. Meron. Shout out to Mayor Agay of Giginto. Alam ko, shelter po good. Sila. Yes. Kung di po ako nagkakamali, shelter po ang Giginto. And meron pong kinakasasana nung nakaraan pa po, last year pa po sana, ang Hagunoy po yata is dapat. Hindi lang po yan. I'm not sure po kung natuloy. Ang nagtataka lang ako, no, sa mga local government, mga local officials, makikita mo naman sila nagpapalitrato, may kargang mga aso, mamahalin nga lang. Pero bakit hindi nila maisip na yung pinapakita nilang pagmamahal sa sarili nilang mga family dogs ay ipalawakin din nila at maranasan din yon ng mga dogs na hinuhuli, ba't hindi nila maisip yun? Ano? Na sana yung care na binibigay nila sa kanilang mga family dogs, ganun din. Ang nakikita ko po kasing root of this, ma'am, is the budget eh. Yun po ang nakikita ko na... Hindi go action na nila. That's it.
diba? Mahal nilang dogs. And besides, ma'am, lahat ng proyekto ay may karampatang budget. May nakalaan na pera para dyan, para dito, diba? E di, kung true to you, kasi ito po yung, ito po yung mga tanong ng mga kababayan ko sa lugar. Namatay po si Mayor RS, diba? Bakit po siya ay kaya niya? Bakit po siya nakaya niya proyektong pantao, kasi proyektong pang-aso? Niya. Yes. Pinaglaanan yes. niya. Wala pong imposible sa isang bagay na gusto. Correct. Kahit kailan hindi pa po nangyari yon. At lahat po ng bagay, bawat bagay na gusto, madali. Ito nga lang mga proyekto ng mga pakapon, yung mga ganyan. Bakit merong mga masigasig dyan? Totoo po, totoo Bakit merong mga ibang lugar na wala? Diba? Tutulog-tulog yung mga official doon. Meron kang question, meron dyan comment, Cecil? Sige ito. Huwag daw i-mention yung kanyang pangalan. Pero, no, pinasa namin Malay ang batas. Malay ba namin ang pangalan niya eh. Pinasa namin yung batas na Animal Welfare Act noong 1998. Ito yung expand, revised, no? 8485? Oh, yan ba yan? Yes, oo. 1998. Ito ay may karampatang budget sa lahat ng projects para sa animal welfare. Yun lang po. Wala nga po eh. Kaya kailangan sit down again. If you talk about budget and you will talk about welfare, parang medyo hindi na naman totoo. Kasi if you talk about budget, you just talk about budget. And if you will ignite the budget to welfare, I doubt it. Doon ako nagtataka eh. Kasi the fact na may dog pound, ibig sabihin, meron kang nakalaang pagkain. Papakanin mo yun eh. So, ilang araw na nandun ng dogs, tubig, pagkain. Kung may sakit, di ba ititreat nila? Hindi po. Asan yung pondo? So, meron na kayong pondo. So, na nanliligaw. Hindi nagagamit. Saan ho na pupunta? Alam ko, Ma'am Aiza, maraming magagalit sa akin dito, pero may I excuse po at mawalang galang na po ako po ay magsasalita in behalf of my co-advocates po. Nais po naming malaman gaano po ba kalaki ang nauubos na budget o pondo para po sa pagpapatakbo ng isang impounding at ng pagpapatakbo ng Marilao sa kagaya naming shelter. Ano ba pinapakain We're very nila? Curious. I don't know po. Wala po kaming naaabutan kada aming pagpunta, kundi ang mga sapot-sapot na tubig at ang nagkakain ng mga aso sa isa't isa na halos nagpatayan na dahil sa gutom. Patong pa, no, you can't, ano, ako po ay matapang na pero ayoko na pong bumalik sa pound. Isa po ang pound sa isang nightmare sa aking nightmare. Buhay. Correct. Na if you will rescue one, please get all the 61. You have sleepless night and you cannot eat. Hindi mo makakaya. Those eyes were asking for. And it was called a facility. Facility po ang tawag doon. So, before our show ends, may I call the help, hindi po attention, ang tulong po ng kataas-taas ang Bongbong Marcos, President, maybe it's about time. Aso naman. Paglaanan nyo naman hukam ng attention. Investigasyon, isang pagsilip at isa pong pagpitik sa mga tao na nasa loob at nagpapatakbo ng impounding. Please lamang po, hindi po kaya ng mga individual kahit ano pong sigaw, kahit ano pong tapang ang gawin namin dyan, we're not on the right track to do it. Pwede naman tayong pag-inita ng mayor eh, pag maingay ka. Swerte mo, ang bait ng nakilala. Yes. Naniniwala po ako na ang aso, gumagawa po sila ng mga bagay para maging tulay na ang pinaglalaban, ang adhikain, ay maging matagumpay. Namatay po ang Mayor RS, and then there are many privileges na nagbubukas agad sa pa rin sa akin. Nung una po nung namatay, sabi ko baka hindi talaga para sa akin ang advocacy at tama na. And in fact, a friend of mine said, wag mo masyadong iasa sa tao, wag mo let the God guide you. Let God be your guide. Kasi kung yan ay maganda, kung yan ay mabuti, yung ipinaglalaban mo ay maayos, God will make a way. And naniniwala po ako doon. So, oo nga, magkaroon tayo ng boses. Magkaroon ng boses sa mga aso. Oo, kasi biglang nagkaroon ng ganitong program eh. So,
yun nga ang sa tingin ko eh, ano, sa tingin ko eh, ito na yung sagot sa mga ano, dasal natin lahat. Napatanong nga po ako, Ma'am Aiza, diba, if I could discuss about impounding comparing to shelter. Yes. Kasi we're not allowed. We're not allowed to talk. About? About this. About the? About the impounding. Bakit? No one cares. No one wants and pay attention to cover or at least give us the chance na ma-impart. Kasi kung kami-kami lang to, kami-kami lang eh. Ang ingay lang namin. So, talagang ang plano po is Governor Daniel and then Congress and Mayor Abalos. And through the help of Ma'am Aiza, co-advocates, eto na po ang matagal nating hinihintay. Mailalapit po ata ako ni Ma'am sa DILG. And thank you for that po. May comment From Mr. Manny Payumo, si professor ko. Since ang tungkol sa Animal Welfare Act ay nasa Department of Agriculture, si BBM, President, yes, Bongbong Marcos, okay, kayo agree po ang head no, Secretary of Agriculture. Punta po tayo. Punta po kayo. Talaga? Sabi niya. Oy, wow! Advocate, so. Wow, thank you. Isang masigabong palakpakan nga dyan. Naiyak na si Jessie, eh. Oh, imagine. Ang ano to eh. Kasi pangarap namin lahat to. Tapos, wala patapangan talaga to eh. Patigasan na. Well, kawawa kami masyado rito. Ako, alam mo, personally, nung una, sabi ko, God, where do you want me to go? Kasi nung nagkaroon ng pandemya, may programa kami sa TV5 noon eh, kami ni Alex Tinsay, no? Nung nag-lockdown, etc., that was March 2020, walang lahat programa, wala lahat. Nung nag-resume, di kami nakabalik. Apo. Di kami na, ano ulit. Sabi ko, so where are you leading me? Bigla namang sabi ko, Cecil, mag-vlog na lang tayo. Vlog tayo para makaingay tayo. Then we talk about pet care, etc., etc. Biglang na-meet naman namin si Mel Lizalde. Sabi niya, use the platform ng ano, para tapos magtutulungan tayo, etc. Tapos I kept on praying. Habi ko, tell me, Lord, kung nasa tama din akong landas, ha? Kasi, imagine, my friends were asking me, What are you doing, Aiza? Nasa news ka dati. Now you're there talking about aso't pusa, 'di ba? Sabi ko ngayon, tapos na ako diyan eh. Parang feeling ko tapos na ako diyan. I've talked about Department of Justice, yung recover ako sa Malacañang, etc. Ay walang boses itong mga aso't pusa, mga strays. I started rescuing also. Kaya sabi ko, baka ato na binubuksan na niya yung daan, 'di ba? Tapos We started guesting yung mga rescuers. Sabi ko nga, sila yung mga hero. Ang tingin ko sa kanila, sa inyo, magigiting, mga ano. Kasi, you battle it out eh. Pag-away kayo. Sa mga basta, mula po noong ako ay nagsimula, lagi ko pong trinatrato na ang bawat laban na pinapasok ko, eh laban ko lamang pong mag-isa. I never let any one of my co-rescuers na ibababa ko para lang sa ikakaangat ko. I never do that. And yung mga co-rescuers ko yan, maliit, malaki, sobrang laki o sobrang liit ng ambag, pare-parehas nag-ambag yan, pare-parehas nahihirapan yan. At ang narating ko ay hindi kailangang maging basihan para sabihin ako yung nasa mas mataas. Siguro, meron lang sigurong medyo may commitment sa pagsasalita. And ako, para sa akin, one time po, Mayor asked me if I want to run in Marilao bago po siya mamatay. And then I said, siguro, in time, siguro malay mo, Mayor RS. So what's your platform? He asked me. Yung totoo, sabi ko sa kanya, dogs. And yung mga pulubi, ma'am, yung mga tao sa karsada, yung mga homeless na nakatira lamang sa gilid-gilid. Because I believe po na kung mayroon pong rehabilitation for them, they still could be good persons. Pwede ulit magtrabaho, pwede ulit maging resourceful, pwede ulit maging bahagi ng lipunan, kagaya ng aso. Ang sabi ni Mayor RS, talo ka na.
dahil ang dalawang platforma mo maliit ay hindi yung botante. Talo ka na, Bamba. Lintik ka, sabi niya, talo ka na. Dahil yung mga proyekto mo, lahat, yung isa hindi nakakapagsulat, yung isa mga hindi nag-ano, walang ID, so talo ka na. Eh, kung talo, talo na po. Basta paninindigan ko, yun ang proyekto. Kasi wala pong namomoryekto nun. Wala. Wala ito po, di ba? Mapanational, mapalokal, wala pong pumapansin sa ganun. And ang politiko po should be a public servant. Pag sinabi pong public servant, serbisyo publiko po. Eh kaya naman parati kong pinapakita dyan eh, kay Mahatma Gandhi. Sabi niya, the greatness of a nation can be judged by the way the animals are treated. Hanggat may kumakain pa ng aso, hanggat may nagmamalupit pa ng aso, hanggat merong nanlalason ng aso, para lang to get rid of the strays, meron ha? Sunod-sunod, nangangamatay, pati mga pusa. Hindi pa rin tayo maulan. Alam mo, minsan may naka-discussion po ako about impounding. Mm. May nagsabi po sa akin na, alam mo, Miss Bam, you talk with the mayor. Matagal na po yun eh. Nakalimutan ko na kasi siguro katwiran ko po, hindi naman namin mayor, baka hindi ako pakinggan. Mm. Ganito po ang sabi niya, you talk and discuss with the mayor. Maybe the mayor doesn't know what are the doings ng mga subordinates niya inside the LGU. Especially the Agri Department and the VET itself. Yes. At kung mamarapatin po, mawalang galang na bilang kayo po ay nakapwesto dyan, huwag po nating tapusin ang bawat trabaho at posisyon natin sa simpleng pagbabakuna lang. At kung magagamot ay mga galit na galit. Ah. Na, kami po honestly, in Bahay Kalinga, every time po na may sakit, we go private po. I'm very saddened to that. And I have to say this, and it's true enough that I go fundraising. Katatapos lamang po namin sa isang asong nataga. Lumabas lang nataga ah. Ganong katindi, lumabas lang nataga. So, pababayaan po ba natin ang isang nilalang na wala namang kamalay-malay na yun? On the spot po, I go fundraising and napakarami pong nagbigay, nagpahatitulong at naisalba po namin ang buhay. If I'm in the position, alam mo, Mama Isa, my daughter will be a vet in soonest time. Wow. Sana po malagpasan namin at makayanan namin ang pagpapara. At sinisiguro ko po, itong batang to ay gagamot ng libre. Nako. Yan pa, Isa, no? Kawawa naman kung wala kang pang deposit at ang bit-bit mong aso ay isang rescue dog, hindi ka pwedeng walang deposit. Kasi daw, baka iwan mo sa kanila yung aso. Eh, opo. Tapos, kung dadalhin mo naman sa murang facility lang para makaano, eh minsan mali, hindi ko na ano, pero mali yung diagnosis. Ang goal mo kasi, mabuhay itong aso na rescue mo. So, dadalhin mo dun sa hindi mahusay, paano? Diba? So, pag agaw buhay na yung aso, dadalhin mo sa mahusay. Kaya nga po, ang sabi ko nung nag-fundraising ako, kasi hindi ko po kasama. Nasa NLEX po ako eh, dalin mo na. Bam, wala akong pera, dalin mo na. Ang mahalaga ang buhay, sunod na ang pera. Yun, no? Nagulat po ako, bumibidyo ko, linarap po ako dun sa vet. Pumayag naman po yung vet. Mm-hmm. Sabi ko, Doctor, please, for the love of dogs, for Mayor RS na lang po. Kasi sa Marilaw po siya. Mm-hmm. On the spot po eh, Doctora Gemma, thank you. And before the show ends, mga co-advocates, narinig nyo, and thank you talaga sa opportunity na to. Ang daming nagbigay daan, the DILG, yung si Sir Congressman, and the invitation to let's go to BBM, please, anytime, upo tayo, meeting tayo, marami pong maglalaan ng oras, magpapagod, at talagang ito po ay halos pagpataya ng lahat to speak for the voiceless. At isa na po ako doon, lalo rin siguro kayo ma'am, na kapag nangyari ito, reforma lamang po, programa lamang po, may pera po dyan. Kung mamarapatin nyo lang po, gamitin po natin at i-share dito sa mga kawawang ason to. Hindi nyo ikakahirap yan at hindi sa bulsa nyo yan manggagaling para kontrahin nyo. Correct. Ang rescuer nga kaya, ako nga eh, nung pumasok po ako. So, ibig sabihin nyo po, mas kaya ko pa bilang individual. Mm. Ang LGU, hindi kaya. Oh, come on, ma'am. Kaya nga. Sabi po kasi, Mayor, don't do it. Don't push to this project. Mahihirapan po tayo. Mahihirapan kayo. Eh, ako ano tawag nyo sa akin? Hirap na hirap? Agaw buhay? Ganon? Na-survive ko mag-isa? Yeah. Eh, nakakatuwa po kasi yung pagsasalita, kahit nagmumukhang
tanga na sila doon sa sinasabi nila, kahit sarili nila, pinipilit pa nilang paniwalaan sila. Yung, Mayor, don't do it. We cannot do that. You cannot do that because you don't like to do it. Saka ang simple-simple, di ba? Bakit kami ni Mayor RS nagawa namin dalawa? Kung gusto mo talaga, magagawa mo. Lahat ng bagay, ma'am. Kasi sa shelter namin, bihirang-bihira ang donations. Bihirang-bihira. Pero kami, mga senior citizens, wala na kami mga trabaho. Pero bakit kami nagso-survive? Ma'am, may nagtatanong sa akin, Ma'am Bamba, how much is your expenses for a day? Ma'am Bamba, how much? In all honesty, I never do math. No. I never do math. God provides. Yan lang po. Pag mauubos na, may dumarating po. Oo nga. Parang yung sinabi ni Ernie. If I do math, baka lukarin, baka nasa... Kung nagkukwenta po ako, I never do math, I never have writings for it. Alam na mga kaibigan ko yan. I never do accounting. Ako, masisiraan ako ng bite. Baka kumakain na ako ng buhok ngayon. Uy, alam mo, ito maalala ko, ito nag-stick sa mind ko tungkol dyan sa gastusin. Yung isang ginas natin, si Ernie Garcia, baka kilala mo din. Ay, apo. Ngayon, meron na shelter. Sabi ko, paano yan pag wala ka ng pagkain? Sa awa naman po ng Diyos, sabi niya, hindi daw lumalampas ang isang araw nang walang kinain ang aso niya. Nakakatawid daw sila. And besides, no, sa mga Facebook followers po ng bawat isa, you don't judge po kapag po may mga rescuers na wala na po kaming pagkain for today. Don't judge them po kasi hindi nyo po alam ang pinagdadaanan ng mga iyon. At ako po, bilang isa sa swerteng rescuer na hindi sumasala at maraming tumutulong, yun po ay aking ikinagagalak dahil nagsimula din po ako sa pagiging ganun. And as a rescuer, you need to shell out your own money for this. Yes, correct, hindi po ang aso pong nire-rescue natin ay aso ng bayan, pero ito po ay full obligation natin. Huwag po natin yang aalisin sa isip natin na kung meron pong dapat na mag-shoulder niyan ay unang-una po kayo. Kaya ito, paalala ko naman sa mga nagbabalak ng maging dog owner, kung wala ho kayong tiyaga, wala kayong pasensya, ayaw nyo mag-shell out ng pera, gusto niyo puro yung natural na gamutan lang, tanong ng tanong sa Facebook, ando pwedeng painom sa lagnat, eh hindi na nga kumakain ng tatlong araw yung aso niya. Kung nagtitipid ho kayo, huwag na kayo mag-aso, talaga hong magastos. Huwag niyo hong iasa sa ano ho ang natural na dapat ibigay. Huwag na ho. Dahil minsan naman, duguan na yung aso niya. Ano daw ang dapat gawin? Itakbo mo sa vet, di ba? Ano ang iniintay mo? Ang shelter to impounding kasi, ma'am, no, to shorten and to summarize it, impounding is the easiest and the shortest way to acquire the law. To apply the law and to show the mga nagtatrabaho doon na okay, it was solved. Mm-hmm. Compared to you rescue, you feed, you shelter the dogs, you give them the life that they deserve. Aba, long process yun. Hindi ka na taga LGU yata kapag ganun. Advocate ka nun. So ganun po ang panuntunan ni Mayor RS. That's why he hired me. You work for your dogs. You go get them and you take care of them. Yan ang gusto mo, Bam, diba? Ibibigay ko sa'yo. And I'm very thankful. And I know, Mayor RS, that you're with us and you're listening. Thank you so much for... Yes. Naiyak po ako kay Ma'am Aiza na meron pala siyang ganong tribute sa inyo. By the time na... Ang pagkamatay po ni Mayor RS ay paisang hakbang nakawala ng pag-asa sa aming mga namamag-asa noon. Kasama na ako. Pero sabi ko, life must go. Kawawa naman yung mga aso namin kung lahat kami ay bibigay, ako mismo. Kaya sabi ko sa kanya, give me time, just give me days off, iiyak lang ako, dadalawin kita ulit, pero babangon ako. Mm-hmm. And then again, after his death, many doors again open for me. For my dogs, donations, invitations, guest speaking, to be a part of every talk like this. And I thank this kasi akala ko namatay na rin ang buong pag-asa ko na maisasalba ko sa tulong niya ang ipinaglalaban kong advocacy. At naniniwala ako na may sanggunian pa kami, may naiwan pang tao si Mayor RS na makakasama ko. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung sino.
nakakatuwa, no? Kasi pero alam ko po, marami pong nagmamahal at sumusuporta sa nasimulan ng Mayor RS namin. Yes. At hindi po namin yon sasayangin at hindi po namin yon ipapagwalang bahala na ang naiwan niya po ay aming pang pagyayamanin. Katulad, yun na nga, alam nyo, yung kanina pinakita ko na post ko tungkol kay sa nasirang mayor, nilakasan ko yung loob ko eh, kasi hangang-hanga ako sa kanya. Sinulat ko yon. Kanina ko lang ho pinakita kay Bamba at shinare ko sa kanya. Bahala na ho siyang mag-share sa inyo. At, I know mayor's anak eh, kasi I invited them, Mamarisa, Sir Ricky. I know they're watching, and you look how many people loved your dad. Yung sinimula niya sa akala po kasi nung iba. Ito po nagkakamali po tayo. Akala po nila ang problema sa aso ay isang simpleng problema lamang. No. Napakalalim po nito. At kung uugatin po natin lahat ng ito, buhay ng tao at buhay ng aso po ang nakasalalay dito. At ito po ang problema ng bawat bayan, ng bawat barangay na walang solusyon. Come to think of this, so hulihin po ni Kapitan sa niya lalagay sa bahay niya, papakainin niya. He'll not do sila it. Doon ng mga kubol-kubol. Ay, pero mama, shout out Kapitan Nakit Pabale. Naghuhuli po sila ng aso sa barangay nila and she's feeding it. Kasi may resto sila, ma'am. May restaurant sila. Tagko-collect sila ng food doon, ma'am. And they're going to... Pag kinuha namin ang aso doon, ma'am, keta taba. Pinapaasikaso niya po sa mga... Diba, ma'am, that's what I'm telling na kung may planong maayos, kung may basihan, kung may motibong tama, magagawa eh. Simple lang naman yan eh, kung tunay siyang dog lover, meron siyang paraan na magagawa para dyan sa mga aso niya. Katulad yung sinasabi mo, napapakain niya, di ba? Mm-hmm. Kasi mahal nagawa niya dog, ng apo, nagmamalasakit siya, and naaawa naman po siya, alam nga namang ikulong mo doon, hindi mo papakain eh, pakawalan mo lang. Yun na nga sabi nung iba, kinukulong nyo, tapos hindi naman papainumin, hindi nyo papakainin. Mas mabuti pa yung buhay niya sa kalsada. Siya na bahala mag-hunt for sa bawat barangay, ma'am, dissemination of information is number one. Yes. Like yung plano po sana namin, nakamatayan sana, is the registration of every owners to each of every dog. Asaligan ng microchip. Kung hindi pa kaya ng Marilaw ang microchips, pwede po nating let's start it with a registration. Tapos ang dali-dali lamang po ang pagpapadumi ng aso. Kung may concern, kami po sa aming subdivision, di po kami nag-aaway-aaway kasi lahat kami doon mostly is dog lovers and cat lovers. So hindi kami nag-aaway-aaway, hindi kami nagsisisihan. Paano yung mga nagpapasyal ng aso? Iba, galit na galit. Naku, pumupo po sa harapan ng bahay ko. Kaya yan nga po ang pinagsisimula ng away. Kaya nga po na itatawag sa barangay, na itatawag kay Kapitan. Si Kapitan gigil, galit na galit, at halos manakit, papahuli niya naman sa tanod niya. Kasi doon, naantok siya, tutulog siya, dumating yung tawag eh. Storm. Siguro po we can pagpapakalat po ng mga tarpaulin, telling and notifying people, resident, maraming paraan kaysa sa patayin niyo. Marami pa po. At naniniwala po ako na kung ang LGU, ang Kapitan, at magpapapasok kayo ng advocates at mga volunteers, napakadali. Yes. At saka kapon. Number ay, isa pa pala yan. Random sana, ma'am, no? By schedule. Meron din naman po kasi kaming, like nung one time po, lumapit po ako kay Vice Governor Alex. He's willing po, basta ang bawat barangay lamang daw po ay gagawa ng sulat of request. And kasi ang dami pong gamot doon, ma'am, sa Kapitolyo namin. Naitanong ko one time, nung tinubos ko yung nahuling aso sa subdivision namin, pumunta ako sa City Vet. Sa City Hall, na sa Quezon City, natanong ko, sino bang, di ba may mga proyekto yung mga konsehal? Apo. Kapon, ganon, o kaya anti-rabies vaccine. Kaninong pondo yan? Pondo rin pala ng ano yun? Ng syudad. Eh, oh, hindi naman pala pondo yun ng mga konsehal. Oo oh, naman, ma'am. so ano ibig sabihin, di. So, nagulat ako. So, ibig sabihin, talagang may pondo yung mayor. Ay, opo. Yung syudad. Opo. Oh, bakit hindi lahat ng syudad aktibo sa Spain? Kagaya lang po ng ganito. Oh. Ito po, sample po natin to. Ito may comedy part po ulit. Magkakaroon po ng operation kapon si barangay.
on how to disseminate the project or the proyekto ni Kapitana or ni Kapitan, eh paano po maipababatid at maipahahatid sa mga tao? Eto na, nag-picture taking na po, nakapagkapon na. Magko-comment yung mga tao. Saan nyo ba pinost na may kapon? Hindi namin alam. Ano po ba kayo ng numbering or pre-registration for this? Tapos may pa e-file pa, nababasa ko sa comment section. Hindi, magbabahay-bahay kami. Kailan naman nangyaring nagkapo na ba? Yun ngang may pwesto sila sa sarili nilang vaccination nga, hindi kaya kulamin mo man yan, hindi ba? Diba? Hindi, diba gusto nila in a silver platter, yeah, ano, offer mo sa kanila ng sorry, pero sweats. Talagang ang initial ano kasi mamis, the peperahin. Ano talaga eh, patawad, pero naku po Diyos ko, ayoko sanang maging matumayo para ako pa magsabi nito, pero the root of everything is magkano bang matitira sa atin, magkano bang kasi unang-una, if I'm going to have a program of kapon, aba, ipagsisigawang ko to. Hoy, Ibayo! Hoy, Abangan! May kapon! Eh baka po yung number na yun, hindi pa namin na ipapasa, ubus na eh. Oo. Kasi dapat po, kung ito po ay proyektong pangmalawakan at para sa bayan, ipanawagan nyo dahil marami pong tao ang may gusto na magpakapon dahil ito po ay mahal din sa private. Pero magugulat ka na nga lang po, tapos na. Nakapag-picture taking na po sila. Itanong mo, ang daling sabihin. Itanong niya, ang dali-daling sabihin, 200. Anong babahi-bahay mo? Eh, nakapon yung aso mo? Nakapon ba yung puso? Wala naman nun, di ba? Please, if it's government project, what is due to people? Let's give it. Oh, mahirap ba yan? Ang hirap pa sabihin ng dire-diretso eh, di ba? Pero yun na nga, maghahanapan tayo ng pondo. Katulad nga nun, pondo pala, akala ko magaling si konsehal. Yung pala, pondo rin ng mayor yon. Pero somehow, ma'am, ito naman ang kahanga-hanga. Kunyaring may mamimit kang konsehal, siya naman yung nagbigay ng initiative, if ever. Oo. So, lalo na, ano din, okay. Eleksyon, aray, aray ko. Konsehal na pakapon, pa-anti-rabies shot, gano'n. Diba, sana okay. hindi lang kada election. Kasi, tapos siguro po, kasi nakakatawa every time na hinihilingin ka dyan, doktora, pakigamot, wala naman tayong pondo dyan eh. Doktora, wala naman tayong budget. Napagod na nga. Yung tenga ko nga po, nangakapal na sa karir na yung salitang walang budget. Maganda walang magpatawag ng hearing ano sa Kongreso para busisiin. Yes, buksan that's it. Buksan yung libro nyo. And yes. Pondo para sa ganito. Pondo ng ganito. Ako, napakasakit isipin man pag naglatagan tayo, ito isang para malaking nila. Oh. Yung comparison of po. Ako, pag nakakita kayo ng mga ledgers na ang nakasulat is miscellaneous at saka mga other ano. Saan mo na mag-i-spend? Specify yun, ma'am. Saka other. Saka yung mga ano, yung tubos. Kasi nung una, sabi sa akin ganon, ang tubos daw, mula sa araw na yon na nahuli, hanggang sa araw na tinubos mo, yes, 500 daw. Apo, 500. Apo, apo. Eh, nung sinabi ko na, teka muna, tatawag ako kay Kong. Apo. Kay Kong Varga, sabi ko. Libre na daw. Biglang sabi, sige po, 500 na lang. Tingnan mo, hindi masara ulo. No. Kaya naman, baka pwede niya pang i-free yun. Ah, at saka, diba? Sana din, no, sa impounding, kung may willing naman mag-adapt, ibigay nyo na ng libre. Oo nga eh. Diba, bakit? Diba, lalo bakit na kung may sakit na. Papakainin naman, mamahalin naman, bigay nyo na ng lalo libre. Lalo na kung may sakit. Lalo okay. Naman kayong pagagamitan. Lako, ang sarap ng kwentuhan natin. Maraming salamat sa iyo. Bamba Concepcion, isang masigabong palakpakan ka na dyan. Sana pumapalakbak ninyo yung mga taga Marilao sa kaibang mga animal lovers and animal rights advocates. Maraming salamat, Edwina Villarosa. Maraming salamat sa inyo. Cecil, say thank goodbye. You. Thank you very much. Bakit? Bakit? Mahal ninyo ang mga animals. Pero huwag niyong gagamitin sa kampanya niyo. Mahalata naman natin yun, mami. Okay. So again, tapos na ba to? We'd like to thank you very much. Sa susunod po, magkikita tayo sa Biyernes na for another edition of Asot Pusa at iba pa, alauna hanggang alas 12:30 ng hapon. Thank you very much. Bye-bye. Thank you so much po sa lahat ng nanood. Bye-bye.